So, ayun mga ka-master, no? Nandito po tayo ngayon sa Metrogate Mekawayang, Bulacan. So, dediretso lang po tayo. Hahanapin po natin yung ano, yung street ng ating minamahal na customer din, yung kainan dati. Nag-iwan po tayo dito ng ID. Okay? So, sir, kamay-kay muna dyan. Yun. So, hanapin po natin mga ka-master yung Abraham Street. Okay? So, ayan mga ka-master, na bismillah, rahman ar-rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Metrogate, Mekawayang, Bulacan. So, katabi lang po tayo ng NLEX, no? So, meron tayo ditong refrigerator na tatak ay Dura. Okay? So, no frost po ito, no frost. Ang nangyari na po nito ay unti-unti nawawala yung lamig sa bandang ibaba, no? Then hanggang sa pina-check nila sa isang technician, may ngat-ngat daw ng daga yung wire. So, nung dinugtungan, lumamig saglit, sandali, then bumalik ulit sa dati na hindi lumalamig. Kaya nagpasaklolo na sa atin ang ating minamahal na customer. Pang malaman nga kung ano nga ba talagang punot dulo ng hindi paglamig sa baba at unti-unti nawawala ang lamig ng kanyang refrigerator. Okay? A few moments later. So, ayan mga ka-master, no? Gawin nating topic yung R600 kasi ang daming mga kapwa natin technician at mga customer din na nagtatanong sa atin na totoo nga bang flammable talaga ang R600? Totoo po. Okay? So, sabi ko nga, hangga't maaari, kung tayo ay gumagawa ng refrigerator sa loob ng bahay, kailangan lang natin ng extra electric fan. So, since nandito naman tayo sa parking, pansinin nyo may electric fan pa rin ako. Yahoo! Okay, then ang ating minamahal na customer ay nandiyan. Yan o, yun o. Sir, okay, kawai o, diba? Kaya, walang daya ho yan, mga kamaster, okay? Kasi talaga, mas maganda para sa akin na yung customer habang ginagumagawa tayo ay nandito sa tabi natin. Para lahat ng information na kailangan niya malaman ay agad-agad natin may samasabi, okay? Oh, yes, Daddy! So, proceed tayo dun sa sinasabing R600 ay flammable nga ba? Paano nagiging flammable to? Sumasabog ba? Ano ba? So, ito. Sa pamamagitan ng gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tunayan na ang R600 po ay flammable. Kaya kailangan, kung tayo po ay bibili ng mga refrigerator, kailangan natin ilagay yung ating refrigerator sa ating mga bahay na merong proper na ventilation. Kasi nga po, ang R600 ay N-butane. Meron po siyang N-butane na substance. Okay, so, nakapaghinang na tayo dito ng filter dryer, din ang isusunod natin tatanggalin yung connection ng 1-port na to sa access valve. Dahil lalagyan natin siya ng access valve dito sa service line, okay? So, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-flammable, okay? So, nakikita nyo, mga ka-master, no? Oh. Yan po yung sinasabi natin na flammable na R600. Mga ka-master, ayan, oh. Ay, wala naman, sir. So, napapansin natin na nagkakaroon ng apoy doon. Okay? So, pagpapatunay lamang yan na ang R600 po ay flammable. Okay, yes, mga ka-master? So, kailangan ingat po tayo kapag tayo ay gumagawa ng R600 na refrigerator. So, kailangan lagi tayo mayroong panangga na ganito. Okay, mga ka-master, para maiwasan natin yung sunog sa iba't ibang bahagi ng refrigerator. Ngayon, yung sinasabi ko sa yung R600, okay,
kapag tayo gumagawa na halimbawa hindi pwede sa labas gumawa dahil kadalasan naman ay sa kusina, kailangan ng electric pan, mga kamaster. At least isang electric pan para lang magkaroon tayo ng proper ventilation kapag tayo ay naghihinang ng R600 na refrigerator. Pansin mo, di ba? Ang tagal mawala. Pero dahil nga sa N-butane na tinatawag, may pressure pa yan, mga kamaster. Di ba? May pressure to eh. May pressure pa to. Okay? Pero dahil nga sa bukas na to, kaya safe tayo na maghinang. Huwag na huwag tayo maghihinang ng isang R600 kung naka-close system yung ating mga connection. At least dito sa discharge, sa liquid line ay open na siya. Kaya malaya tayo, safe tayo. Okay, nawala na. So, ganun lang po kadali, mga kamaster, no? At ganun lang po kahalagang malaman natin yung R600 na refrigerator ay flammable po talaga, delikado po talaga. Kaya kapag ginamit natin ito sa ating mga kababayan na kosme, kailangan nasa proper ventilation yung ating refrigerator. Okay? So, hinangan pa natin ulit. Yan, mga kamaster, no? Yan yung sinasabi ko, okay? So, paalala dun sa ating mga kababayan na technician na mga baguhan pa lang pagdating sa larangan ng mga digital inverter na gumagamit ng R600. Ingat po tayo, mga kamaster, okay? Para maiwasan po natin yung anumang problema kapag kayong ating ginagalawa na area ay hindi ventilated na tinatawag. Okay? Pansin nyo? So, tanggalin na po natin yun, mga kamaster. Basta, pinakita ko po sa inyo yung R600 natin na compressor ay flammable po at yan po yung nagiging cause. Kailangan well ventilated yung ating area, mga kamaster. Okay? Pansin nyo, mga kamaster, no? Ayan, oh. Natanggal na natin yung ano, yung pinaka tubo niya, access, no? Pero ayan, oh. Then lagyan natin ng hangin, ng ano. Buksan natin, ayan, oh. Oh. Okay, so sana maging aware tayo dito, mga kamaster, okay? Tingnan natin. Buksan natin. Ayan, oh. Diba? May apoy. So, ganun lang po, mga kamaster, no? Pinakita ko lang po sa inyo yung mga bagay na dapat nating iniiwasan at iniingatan kapag tayo ay naggumagawa ng refrigerator na R600. Okay? A few moments later. So, ayun, mga kamaster, no? Natapos na natin hinangan yung ano, no? Yung filter dryer. So, sabi ko kanina, yung bin route out ko, yung topic natin na gaano delikado ang R600. So, pinakita ko naman sa inyo yung chemical o yung refrigerant na ng R600, no? Paalala ko sa ating mga kababayan na technician at maging dun sa mga customer natin. So, sa ating mga kababayan na technician, kapag tayo ay gagawa ng refrigerator na R600, siguraduhin lamang po natin, mga kamaster, na nasa tayo ay po ay nasa maayos na ventilated area. Ngayon, kagaya nito, yung parking na to. Ayan. Tayo po ay nasa parking, kaya tinan mo nga, kahit nasa parking tayo, nag-provide pa rin ako ng
electric pan. Okay? Ngayon, kapag halimbawa, nasa loob tayo ng bahay, nasa kusina, so talagang i-required po natin na at least isang electric fan ba lang para magkaroon tayo ng ventilation. Ito po ay babala, paalala sa ating mga kababayan na technician na ingat po tayo kapag tayo ay gumagawa ng mga R600 na compressor para sa ating pong kaligtasan, para sa ating pamilya, no? So, di baling medyo mabagal tayo sa ating ginagawa basta sigurado at nasa proseso. Kailangan, kapag naghihinang tayo, open yung itong ano natin, ah, na itong part na to, yung sa liquid line. Okay? Para safe po tayo. Okay? Pansin nyo nga kanina, di ba? Kahit sabihin natin naka-open na nga to, pero meron pa ring pressure na lumalabas. Kasi nga, kung hindi nyo na itatanong, kahit bukas na yan mga kamaster, yung ating system, may pressure pa rin yan sa loob. Oh, yes, Daddy! Okay? Then, kapag naghihinang pa tayo, mainit, so may possibility talaga na magkaroon ng blast na tinatawag kapag ka-close yung ating system. Okay? Then, ito lang yung bukas. Okay? So, paalala lang sa ating mga kababayan, gaano ba kadelikado yung R600? Delikado po, mga kamaster. Okay? So, hindi naman yan sasabog ng basta-basta. Ika nga yung boom. Hindi. Siyempre, kumbaga, hindi naman nga, sabi ko, hindi naman sasabog basta-basta yan. Pero itong ano, yung ating R600 ay flammable. Alam naman natin na ang salitang flammable, alam nyo na yun. Kasi nga ito po ay N-butane. Okay? Then, paano halimbawa, nagkaroon ka ng apoy dito, tapos nasa bahay ka ng customer, o, 'di ba? Nakasunog pa tayo ng bahay. So, basta paalala lang po, ingat lang po tayo sa R600. Okay, mga ka-master? So, kailangan lang natin ng ventilation. Okay?